expiration date, February 26, 2033. So, ibig sabihin, 10 years. Oh my God! May 10 years ako visa! Hala, ay! Sana all! Wait lang. Hindi ako makapaliwala. Besh, teka lang, besh. Totoo ba to? Alam? Hello mga beshies, Guten Morgen, and of course before that. Hello. Is this mine? Chan? Yeah, Vinish. Hello, what's up? Oh, my Neguta is here. This is it, Pansit. Oh my God, wait lang. Teka lang, atong tanawon together. Is this mine? Kaya nagbuwan siya nga, Chan, yeah, bin Asia. Sibang unta siya pa rin. Undan, nga siya nga. Is name Anda sis pa, pass. Siya, oh my God, may visa. Automatic ko na ingon for walk about mobile. Oh my God, this is it there. Guten Morgen, mga beshies! This is your Bohol girl. And for today's video, isi-share ko lang sa inyo ang aking paket na na-receive today. I mean, mga besh, ito po talaga ang reason kung bakit ako nagpunta ng Munich, Germany last time. Kasi, yun nga, may appearances po ako sa Munich. Doon po yung termin ko or schedule ko. At now, after 3 days, lumabas na po yung result. So, malalaman po natin kung successful ba ang pagpunta natin sa Munich. So, this is it, Pansit, mga beshies. Let's go! Buksan na natin to. Anyway, hayaan nyo na yung mukha ko kasi ano yan, oily. Char, nag-moisturizer kasi ako kasi nagbitak-bitak na naman yung mukha ko dahil sa ano, sa lamig ng panahon. Kasi winter pa rin dito sa Frankfurt. Yun nga. So, this is it. Ay, nabugto. Ay, yun pala. Ah! Tan-taran-taran-taran! Ito na nga siya! Oh my G! Ay, baliktad pala. Ito na talaga, besh. I-reveal na natin. Hindi ko din alam. Tingnan natin. Asan ba yun? Oh my God! Nakikita ko. Wait lang. Oh my God! Nakikita ko yung picture ko. Wait lang. Hola! Visa! Totoo ba to? Sana all! Issuing post name, Munich. Control number, blah, blah, blah. Surname, blah. Bohol girl. Bohol girl. Passport number. Issue date, March 1. Expiration date, hola! Expiration date, February 26, 2033. So, ibig sabihin, 10 years. Oh my God! May 10 years akong visa! Hala, ay! Hindi ako makapaliwala, besh. Takpan ko nang. Ayun na, share ko na nga sa inyo. Ayun na. Ito na talaga siya, besh! What is this, Pansit? Tara! Kita nyo yan? Visa! United States of America. Oh my G! Meron na po tayong 10 years multiple entry in the United States of America. So yun po ang pinunta ko sa Munich. Meron po kasi doong imbahada ng Amerika sa Munich. Doon po ako nakakuha ng schedule kaya nagpunta po ako. So kung gusto nyo malaman kung paano ako nakakuha ng multiple entry visa sa United States of America, I'll share it to you guys. Baka makatulong naman sa inyo. Thank you, Lord! Hello, America! I'm gonna visit you soon! Wah! Let's go! It's true talaga, besh! May visa na tayo sa USA, kaloka! And of course, syempre kasi hindi ako madamot, isi-share ko sa inyo ang information kung paano makakuha ng 10-year multiple entry sa United States of America, USA. Anyway, to start with, ang requirements ay kailangan talaga nating mag-register online. Yung link pala kung saan kayo mag-a-apply online ay i-attach ko or i-comment ko dito sa aking comment box. Hanapin nyo na lang po ah. Second, sa link na i-share ko doon sa comment box, doon mo mismo ilalagay o itatype ang mga informations mo. Personal information, saan ka nakatira, anong trabaho mo, anong gagawin mo sa US, ilang araw ka doon, kailan ang tentative date mo of travel, etc. etc. Siyempre, doon hahanapan ka nila ng passport, yung passport page mismo na may informations mo, at saka i-require ka nila ng passport size photo na i-attach mo mismo doon sa application mo online. Tapos, isasubmit mo siya online pa rin
And then, makaka-receive ka ng email confirming your application. Bali, yung application mo, meron ka na din sarili mong account. So, every time na mag-register ka doon sa USA visa application, meron kang special character number. Yun ang i-register mo as your account number. Doon, pwede mo i-continue yung application process mo kung hindi mo siya matapos sa isang upuan lang. Third step is ang magbayad ka ng iyong application fee. Makikita mo mismo sa account mo, doon kanila i-give ng instruction kung anong dapat mong gawin. Kung paano ka makakabayad. Sa case ko, 155 euro yung application ng visa ko. Kaya binayaran ko siya online, nag-bank transfer ako doon sa binigay nila sa akin na bank details. Pagkatapos noon, wala akong na-receive na confirmation ng payment ko. Kaya nag-message pa ako, nag-email ako doon sa embassy na hindi ako naka-receive ng payment confirmation. I just want to know kung nag-push through ba yung bayad ko. Baka kasi sa iba nag-landing, di ba, yung pera. Sayang naman. Pero nag-reply sila sa akin maybe after a week. Tapos automatic reply lang. So parang walang specific answer talaga. But anyway, naniwala na lang ako na na-receive talaga nila yung bayad ko. Pagkatapos, naka-receive na naman po ako ng email galing sa US Embassy na kailangan ko daw na maghanap ng schedule para sa interview ko. So, meron dito sa Germany embassy or consulate bang tawag nila dito. Meron sa Berlin, meron sa Frankfurt, at meron sa Munich. Meron ding Hamburg at Dusseldorf. Ang problema nung sa akin, nung nag-apply ako dito sa Frankfurt, walang bakante, puno lahat ang schedule for last year, 2022, ako nag-apply, May. Buong taon ng 2022, wala pong bakante na schedule ang Frankfurt dahil puno po talaga. Sa Berlin meron naman, pero ang layo na kasi ng Berlin, 6 hours na yun by train. Ang pinakamalapit na option ay ang Munich para sa akin. Doon, 4 hours lang naman ang train, tapos yun lang merong bakante. Ang pinaka-earliest pa na schedule is February 2023. So let's say, from the date of application, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February. 9 months pa from the day of my application, ako nakakuha ng interview schedule. Diba ang layo? Pero don't be discouraged, mga besh. Kasi, hindi naman madalian ang pagpunta nyo sa US, okay lang nandiyan naman na mag-antay. Sa case ko, nag-antay talaga ako kasi hindi ko naman siya emergency. Gusto ko lang naman doon magpunta sa US for some reason. Pero hindi ko pa sasabihin sa inyo, sekreto muna ulit ha. Lagi na ako nagsisikret sa inyo. Pero anyway, sinasabi ko naman after eh. Anyway, pero meron pa rin option kung gusto mong mamadalian ang makakuha ng schedule. Pwede mong i-check every time yung website nila kung kailan ang schedule na mayroong bakante. Kasi meron din kasing cases na nagka-cancel yung ibang applicants. So ang mayayari, merong time or day in a month na magkakabakante sila. Baka pwede mo yung i-grab. So always check their website for vacant schedules kasi baka magkataon na next week meron palang nag-cancel o pwede kang sumapaw dun sa schedule na yon. Pwede mo yung kunin, di ba? It's up to you. Anyway, yung mga kasamahan ko naman din Pilipino na nag-apply ng US visa din nila, minsan sinuwerte nila after 1 week nakakuha agad sila ng schedule kasi may bakante. Yung iba nag-antay talaga ng 1 year. Pero ang good thing is pwede kang mag-change ng schedule for 3 times. So, ibig sabihin, 3 times ang chance mo na mag-change ng schedule mo for interview. Step is on the day of the interview. So, pumunta ka na doon. Nagpunta ako ng Munich at nag-attend ang aking interview para sa aking US visa application. Ang schedule ko is 8:15. Sobrang bilis lang talaga ng proseso. But hindi ko in-expect na ganun kabilis. Ang una, may security na mag-check ng confirmation ng iyong application of the visa at yung passport mo. Tapos, meron silang cubicle doon or container van na doon ka papasok. Tapos, lalabas mo lahat ng mga electronic devices mo, mga cell phones, earpods, battery, coins mo, mga belt, anything na may metal or can cause harm. For security purposes, tapos isa-scan nila yun doon sa scanner nila for security check. Tapos doon, iiwan mo lang yung cellphone mo at saka gadgets mo, tapos yung personal items mo na lang yung dalhin mo, make sure mas maganda talaga. Bawal ata ang mga backpack for security purposes. Yung maliit na lang na bag yung dalhin mo, tsaka yung, syempre, of course, document just in case nahahanapan ka ng extra documents ng interviewer mo. So pagkatapos, nag-mail din ako doon sa my security. Anong gagawin? Sabi niya, pipila daw doon sa window 1. Napunta ako sa window 1, passport lang hiningi sa akin, tapos biometric ng fingerprints. At pagkatapos, pinapunta na ako doon sa pila ng interview. Oh my God, besh, let's say,
3 to 5 minutes lang talaga ang interview. Tinanong lang nila ako kung anong gagawin ko sa US, sinong pupuntahan ko doon, anong trabaho ko sa Germany, ilang taon na ako sa Germany, magkano ang sahod ko. Yun lang, besh. 5 questions. That's it. Depende kasi yan sa ano mo, application mo. Kung kumpleto naman yung online application mo, inilagay mo na lahat ng infos mo doon, wala na silang maraming tanong. Pagkatapos sabi niya, okay, your visa is approved. Sinabi niya sa akin yun after 5 questions. Yun lang. Oh, nagulat talaga ako, besh. Oh my God, as in, ganun lang pala kabilis makakuha ng US visa dito sa Germany kahit Philippine passport ka pa. Ang galing nga eh, kasi wala na silang maraming tanong. Ang galing, oh my God, appreciate ko talaga. Kasi oh my God, halos isang taon ko inantay ang third interview na to for 5 minutes lang pala. So yun nga, kinuha nila yung passport ko kasi dito nila ididikit yung visa ko. Sabi nila, magpunta daw ako dun sa kabilang window. Doon daw ako i-instructionan kung ano ang gagawin ko at paano ko mapipick up ang aking passport. Sa aking case naman, since malayo ang Frankfurt, sinabi ko na lang sa kanila na ipa-deliver ko na lang to. One thing pala, nag-email sa akin ng embassy 5 days ago before ng termin ko ng schedule ko na kung gusto ko ba dong ipa-deliver ng house to house ang aking passport once ma-approve ang visa. Pero kailangan magbayad ng around 27 euros yung binayad ko para house to house. Nagbayad na lang ako ng delivery fee directly to my home. Kasi para mabilis na lang, di ba, hindi na ako mag-extra effort na pumunta sa labas at makagastos pa ng iba pang pamasahe. Oh my God! Sobrang saya ko talaga, as in, grabe, ang bilis lang pala ng application makakuha ng US visa dito sa Germany. Hindi ko alam sa case sa Philippines ha, kasi feel ko naman marami kasi ang kuti-kuti. Parang mahihirapan tayo pag sa Pilipinas tayo mag-apply no, kasi marami silang mga ano, char-char. Pero hindi ko alam, siguro depende talaga yun. Yun nga, for my experience that I'm sharing to you, I hope makalearn kayo. At yun nga, kung may purpose kayo magpunta ng US, it's easy lang po talaga. Para ma-encourage naman kayo at malaman nyo ang step kung paano makakuha ng 10-year multiple entry in USA. So that's all mga beshies. And thank you for watching and supporting my Bohol Girl page. Please don't forget to follow FB page and subscribe to YouTube channel, Bohol Girl. Thank you!